Marahil, marami sa atin na naguguluhan o nagtatanong sa ating mga sarili kung ang mga bulag nga ba ay nakakaranas ng panaginip. Sabi ng nakararami, ang panaginip daw ay may napakahalagang role sa ating mga buhay. Ito ay makukuha mula sa mga alaala na naimbak sa ating mga utak na mula sa brain circuitry na nabuo habang tayo ay gising. Para sa parehong mga taong bulag at may paningin, bagaman maraming mga bulag ang nakakaranas na may kaunting visual na imahe habang nangangarap, ang parehong grupo ay nakakaranas ng mga pangarap na may kinalaman sa realidad na mundo kung saan sila ay isang artista, nagkakaroon ng pandama at nakikipag-ugnayan sa iba. Para sa mga taong ipinanganak na may paningin pero kinalaunan ay nabulag, hindi nakakagulat na nakakaranas sila ng visual na sensasyon habang nananaginip. Halimbawa na lang ang mga taong nabulag pagkatapos ang edad na 5 hanggang 7 ay may posibilidad na magkaroon ng ganap na visual ng mga panaginip. Ang mga taong hindi ipinanganak na bulag, ngunit nabulag bago ang edad 5 hanggang 7 ay maaaring makaranas ng iba't ibang antas sa mga visual na elemento sa panaginip. Sa makatuwid, kahit na ang isang tao ay nawala ng paningin, maaari pa rin siyang managinip sapagkat bago pa man siya nabulag ay may mga alaala na nabuo sa kaniyang utak. Kaya naman, maaari siyang mangarap ng visual na imahe. Natuklasan naman sa isang pag-aaral ng Danish na habang tumatagal ang isang tao na bulag, mas maliit ang posibilidad na siya ay mangarap ng visual. Ang mga ipinanganak naman na bulag ay maaaring hindi na makaranas ng panaginip, ngunit meron din namang nananaginip ngunit hindi ito gaanong kaliwanagan. Iba't iba man tayo nang nararanasan habang tayo nananaginip, mas mahalaga pa rin ang nangyayari sa tunay na mundo.